ya hawa, isya ya hawa say, ang may likha ng ating buhay, abaya hawa. Sa mga pulo ng karagatan, saan yan? Ito yung offer na naging Marlica at ngayon naging Pilipinas. We are 701 islands and here in our country. 7,501 island. That's why mga pulo. Sa mga pulo ng sa karagatan. Sa English, Isle of the Sea. Island of the Sea. In the islands of the sea. In the islands of the sea. So that's why kayong mga hindi naniniwala na may Hebrew Israel, sabi niyo, assuming kami Hebrew, doon kayo nagkamali. Basahin niyo ang Isaiah 11:11. Assuming, ha? Sabihin na, paano kayo nag-Hebrew? Dito kayo pinang Pilipino? Bakit? Di ba may Amerikano rin dito? Dito pinanganak? Mayroon rin Hapon, nakapangarap ito. Bakit nandito sila? Bakit doon sila sa Japan? Assuming mong Japanese. Assuming Amerikano rin dito pinanganak. Magulang, ama, ina, puro Japanese, nandito. May Chinese din lumaki dito. Yun. Chinatown. So, Quiapo. Quiapo. Chinese yan. Ang magulang, Chinese. Nanay, tatay, Chinese. China. Bakit nandito sa Pilipinas? Dream lang niya Kasi yung nakalat, sinabi nakalat niya nang pumunta sa, hindi lang dito sa pulo ng karagatan sa atin. Pati sa Ethiopia, Ethiopia sa ilang, sa Sina, sa Hamat, Patros, sa Patros, Egypt, sa Egypt, Egypt. Nagkalat nga, which is the lost tribe of Israel. Ngayon, sa katagalang takbong panahon, nandito yung mga kaapu-apuhan. At bitris sa Abnamen, ang aming karunununuan ay Hebrew-Israelite. Hindi kami assuming na Hebrew. Talagang proof yun. Mag-aral kayo. Yun ang naka-ano sa inyo. Malay mo, ikaw mismo Hebrew ka rin Yan. Ito, alamin natin. Sino to si King? Minik 1. Basahin natin rin sa text Tagalog. Basa. Menilik 1, Hari. Si Menilik 1 ay inaangkin ng unang Solomonic Emperor ng Ethiopia. Ayon kay Kebra Nagas, isang record ng ika-14 na siglo, noong ika-10 siglo BC, sinasabing binasinayaan niya ang dinastiyang Solomon. Ang pinakaunang emperor ng Ethiopia ay si Minilik. Si King Minilik. Alamin natin kung sino magulang ito. Diretso tayo sa Tagalog. Basa. Si Minilik 1 ay inaangkin na ang unang Solomonic emperor ng Ethiopia. Ayon kay Kebra Nagas, isang record noong ika-24 na siglo, noong ika-10 siglo BC, sinasabing pinasinayaan niya ang Solomonic Dynasty ng Ethiopia. Kaya pinangalanan dahil si Menilik 1 ay anak ng biblical na haring si Solomon ng sinaunang Israel at ng Makeda, ang reyna ng Sheba. Sino ang nanay ni Menilik? Si Queen Sheba. Sino ang tatay? Si King Solomon. Ito ha? Emperor of Ethiopia. Bakit Ethiopian kalinda ang sinunod natin? Sino ang unang emperor doon? Ay si King Menilik. House of Solomon, Dynasty, Father, King Solomon, Mother, Queen of Sheba. Taga saan ito si Queen Sheba? Dasibo. Dasibo. Taga Topir, Sibu. Taga Sibu. Taga Sibu, Sheba. Sibu nun. Taga Sibu. Ito na yung sayahan eh. Ano ba ka na ito? Sibuang. Menilik.
Basa. Nagtatag ng Ethiopia. Sino ang nagtatag ng Ethiopia? Ayon sa Ebra Nagas, itinatag ni Menelik I ang imperyo ng Ethiopia noong ika-10 siglo BC. So ngayon, bakit tayo sa Ethiopia na kalendar ang sundin natin? Ang New Year ay September 11. Kasi mga Hebrew sila, Israelite, sa tribe ni Juda, si Menelik. Emperor Menelik, anak ni King Solomon at ni Queen Sheba. Hebrew Israelite. E ngayon, kung doon ka maniwala sa Israel ngayon, nga nakatira, hindi na matutuwa mga Hebrew Israelite nakatira sa Israel ngayon. Pangalan, bansa lang. Ang Israel, hindi yan bansa, kundi lahi yan ni Jacob. Ang mga lahi ni Jacob na pinalitan ng Israel, sabi ng anghel, di ka na Jacob ang pangalan, Israel na ang pangalan mo. Yung lahi niya, yun ang Israel. Tribe, ang Israel, hindi bansa. Bansa lang yung Israel, pero hindi naman mga Israelita ang nakatira. European, bakit paniwalaan natin kalendaryo nila? Ito kayo sa kalendaryo na totoong Hebrew. Ito tayo sa Tagalog. Basa. Reina Sheba, Wikipedia. Ang mga kwento sa Biblia tungkol sa reyna ng Sheba at sa mga barbo ng Ophir ay nagsilbing batayan para sa mga alamat tungkol sa mga Israelita na naglalakbay sa reyna ng Sheba. Kanina ay ginasal si Sheba. Ayon sa ilan, pinakasalan niya ang reyna habang ang ibang mga tradisyon ay nagsasabi na binigay niya ito sa kasal sa isang hari ng hamdan. Ibang tradisyon niya, ibang paniwala na ang naging asawa daw ni Queen Sheba ay yung hari ng hamdan. Pero ang dito, nakalagay dito na pinakasalan niya, sinong niya dito, Solomon to ha, ang reyna Sheba. Ilan bang asawa ni King Solomon? 700 ang prinsesa. Kabilang na doon si Queen Sheba. 300 ang hindi prinsesa. Ang tinawag doon kong Cubain daw. Pero may bas-bas pa rin yun. So, hindi lang siguro prinsesa kasi 700, 300 ang mga katulong ngayon sa mga prinsesa naging asapa. Tulad kay Jacob. So, naging 1,000 lahat. Ngayon, si King Solomon, anak ni Haring David. Si Mihilit, anak ni King Solomon. Ngayon, sino ang nanay ni Mihilit ng emperor ng Ethiopia? Si Queen Sheba. Ano ang lahi ni Queen Sheba? Yesaya. Ha? Yesaya. Juktan! Juktan. Juktan! Ang tatay ni Queen Sheba. Tatlo sila napunta rito. Si Ophir, Sheba, at saka si Habila. Ang tatay nila si Juktan. Si Juktan, kapatid niya ay si Pilig. Si Pilig yun yung lahi ng mga Hebrew Israelite. Si Juktan naman, Hebrew, sa lahi naman ng ano? Hebrew din. Tandaan ninyo yan. Hebrew Joktan. Hebrew Joktan. Hebrew din. Yung mga Hebrew Ophirian dito, marami din. Maliban sa mga Rimnan, iba ang Rimnan. Ang Rimnan kasi Hebrew Israelite yan tulad sa atin. Hindi tayo Hebrew Ophirian. Hebrew Israelite tayo. Ang Hebrew Ophirian, malamang natin, kasi hindi sila maglalagay ng terintas. Ayaw nila terintas. Okay lang daw, ano. Yung italokbo naman na, alo pa nga sila, nagtalokbo na lahat eh. Eh, ang alphabet pa ng sinunod nila, yung Gabaray, ng A, walang H. Ang alahayam na, walang H. Gabaray yan, alphabet. Hindi yan paleo-Hebrew. Pag magkikita mo na Hebrew-Ophirian sila, walang terintas, walang kalawit sa damit, Hebrew-Ophirian. Kamag-anak ni Queen Sheba yan.
ang mga Hebrew Israelite na mga remnant naglalagay kasi batas yan eh. Basa. Nabasa na ito yung paros na po. Ah, nabasa na. Ito. Basa dito, Tagalog. Ang Judaismo. Ang Judaismo ay sinasagawa sa Ethiopia bago pa man dumating ang Kristyanismo, at ang Ethiopian Orthodox Bible ay naglalaman ng maraming mga Jewish Aramaic na salita. Pansinin mo, nagkaroon ng sariling Bible ang Ethiopian. Hindi pa, kasi ang Bible na noong 70 AD na kinuha ng mga Roma na nandoon sa Bismineo, 777 books, pero ang Ethiopia may sarili din sila, kaya lang hindi lahat total. Ngayon, ilan ba ang aklat ng mga Hebrew Israel? Dumating din ang Christianity doon sa Ethiopia din. Yung tinatawag na Tiwahedo Church or Orthodox Catholic Church. Orthodox sila, Christian. Pero ang ginagamit na pareho din sa Bible ng mga Hebrew Israelite na mga tribe of Judah sa Ethiopia. So makikita mo, kahit na mga Hebrew Israelite, may mga pastor na mga Christian, katulad ni Bibi Joshua. Ang mga Christian, kasi branchian sila sa Tiwahedo Church. Yun. Ngayon, sa Book of Ethiopian Bible, ilan ba ang aklat? Over 100 books. Pero ang Protestante 66 lang. Ngayon, pansinin mo ha. Okay, basa. Ang Ethiopian Bible ay ang pinakaluma at pinakakompletong Biblia sa mundo. Isinulat sa Gis, isang sinaunang patay na wika ng Ethiopia. Ito ay halos 800 taon na mas matanda kaysa sa King James Version at naglalaman ng mahigit 100 aklat kumpara sa 66 ng Protestant Bible. Protestant Bible 66, samantala ang original King James 80 books. Pero more than 100 ang sa Ethiopia. Anong Bible ang ginagamit natin? Ito tayo sa Ethiopia. Anong kalendaryo yung ginamit natin? Ethiopia. Kasi yung 770 books na doon sa Israel, nahawak nila ni Caiaphas, ni Annas at saka ni yung nakuha yon ng Roman Empire, nilusog noong 70 AD. Pero mabuti pa, matagal na ang mga Ethiopian yun, nandoon nakatira na. Kasi doon nga napunta yung anak ni King Solomon at ni Queen Sheba sa Ethiopia. Siya pa ang founder doon ng Ethiopian nation. Ethiopia, ang kontinent niya ay Africa. Ang ating kontinent natin, Asia tayo eh. Pero anong bansa? Philippines. Ang Asia, maraming bansa. Malaysia, Indonesia, China, Japan. So, sa Ethiopia, isang bansa yan na under sa kontinent ng Africa. Okay. Ngayon, eto, pansinin mo ha, mayroong nakuha nilang 54 African apocryphal books. Ang 66, idagdag mo ang 54. Total 120 books. Ang Hebrew Jewish Bible in Ethiopia. Ito natin, ito ang ginagamit natin. Ano bang ibig sabihin ng apokripa? Nakatagong aklat kasi tinago eh. Ngayon, dati ang mga Ethiopian Bible ay 81 to 88 kasi may dalawa silang canon doon. Brodel canon at saka Naro canon. So, pero ngayon, 120 books na sila. Ngayon, ilan ba talaga ang aklat total? 777 books. Ngayon, 66 lang, naging 711 ang nakatago. O yan.
naturo ko na ito. Iprobyo na, nasipre tatago ang aklat. Ayun, sabi ni ano, huwag daw mag-ingay, huwag daw mag-ingay, huwag daw magmaritis. Sabi itong pop na ito, huwag daw magmaritis, sabi niya. Kasi 77 talaga ang pop. Ngayon, eto. Ilan ba talaga ang New Year ng mga Hebrew? Jewish? 4, 4 po, 4 Hebrew Jewish New Year celebration. Una, itong head of the years, the New Year's of tree, the New Year's for animal, and New Year's for king, of king. 4 po ang New Year natin na mga Hebrew Israelite. So mga Hebrew Operian, bahala kayo kung anong gusto niyo New Year. Basta sa ano, 4, okay? Isa-isahin natin ito. Okay. Ang una, yung Tishriwan na tumapat ng September 11 sa Ethiopian kalendar. Tinawag na Head of the Year. So, New Year, September 11, Tishriwan. Sa Sivat 15, February 6, New Year for trees. Binigyan yung New Year ang mga puno. Tapos, sa Enon 1, August 17, binigyan niya New Year's ang mga animal. Hindi yung animal na tao pasaway ha, animal talagang hayop, na totoo. Pang-apat, Nisan o Abib 1, March 23, New Year's of King. Ang ibang mga Hebrew Israelite na mga Masyanik, akala na ito lang daw ang New Year. 4 kaya, mag-reserve na kayo. 4. Ngayon, dito tayo sa Head of the Years. History 1, September 11, sa kalendaryo ng Ethiopia. Pero, September 16 yon sa Hebrew Israelite ng PK na katira sa Israel. Okay. Isahin natin. Read sa test Tagalog. Basa. Ulo ng taon. Ang Rosh Hashanah, ang pinuno ng taon, ay nagsisimula sa Days of Aw, na nagtatapos sa Yom Kippur. Ito ang pinaka-inikilalang bagong taon sa kalendaryo ng mga Hudyo na may mga sinagoga sa buong mundo na kumukuha ng kanilang pinakamalaking pulpong ng taon. Ang Rosh Hashanah, literal na pinuno ng taon, ay ang bagong taon ng kalendaryo. Ang itinalagang numero ng taon ay batay sa biblikal na pagkalkula ng edad ng mundo. So, ang pinakaulo talaga sa New Year, ulo ng taon, ito yung Rosh Hashanah. Piece of the trumpet yan eh. September 11, Rizzone Tagalog. Basa. Ang Rosh Hashanah, Hebrew, literal na pinuno ng taon, ay ang bagong taon ng mga Hudyo. Ito ang una sa mataas na piyesta opisyal o Yamim Noraim, mga araw ng paghanga na ipinagdiriwang 10 araw bago ang Yom Kippur. Ang Rosh Hashanah ay ipinagdiriwang sa unang dalawang araw ng Tisri, ang ikapitong buwan ng kalendaryong Hebreo. Ito ay inilalarawan sa Torah bilang Yom Teruah, isang araw ng pagpapatulog, ang Shofar. Piece of the trumpet. September yan, Tisri 1, Tisri, pangpitong buwan sa Hebreo kalendar. Basa. Rosh Hashanah ay ang bagong taon ng mga Hudyo. Ito ay ang anibersaryo ng paglikha ni Adan at Eva at isang araw ng paghukom at koronasyon ni Alahayam bilang hari. Pero mo ha, koronasyon bilang hari ni Alahayam at paglikha ni Adan ay tumapat din sa September 11 o Tishri 1. Tuloy. Ang Rosh Hashanah
ay ang kaarawan ng universo. Ang araw na nilikha ni Alahayam, sina Adan at Eva, at ito ay ipinagdiriwang bilang pinuno ng taon ng mga Hudyo. Nagsisimula ito sa Tishrei 1. Oh, Tishrei 1. Pangpitong buwan yan ha, hindi yan unang buwan. Unang buwan ay Nisan o Abib. New Year din doon. Pero ito, pangpitong buwan sa Hebrew calendar yan. Ito yun ang kaarawan din ng mundo. At ito rin ang kaarawan, yung paglikha na nag-iba. Oh. So, ibig sabihin, after one year pa pala, si Iba, kinuhaan na tadyang, si Adam. Dinapat din ang Tishrei 1. Tapos, yung nilikha ang mundo, ay Tishrei 1 din. Si Hawa siya ay pinanganak, Tishrei 1 din. September 11, pero pinan nung sinisira ang September 11 ng mga Diablo, ginawa lang masamang araw para ang tao matatakos sa September 11. Pero ang karawan ni Satanas, ang saya-saya, umukulkita, putok-putok, magbigay ng regalo, magbigay sa Satanas ng regalo, si Santa, si Tan, ang pagkain, Christos. Nisan o Abib, ang pito ay Tishrei 1 o September. Ito ang Rosh Hashanah, Feast of the Trumpet, ito yon, September. Ayan. Anong sabi ng Numbers chapter 29, verse 1, sa ano to ha? Sa Babylonian Bible to ha? Feast of the Trumpet. Ayan, sinabi ha, dito, may Tagalog to. Sa Tagalog, offering of the New Year Festival, ha? New Year ha? On the first day of the seventh month, unang araw sa pipitong buwan, you are to gather or worship and no work, walang trabaho, is to be done on what day trumpets are to be blown. Patunog ng kompita. Sa Tagalog, gano'n na ha, bilang ang handog ng pagdiriwang ng bagong taon. O, basa ka. Sa unang araw ng ikapitong buwan, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong at huwag kayong magtatrabaho. Sa araw na iyon, ay hipan ninyo ang mga trompeta. Ano yan? Pagdiriwang ng bagong taon. Kailan yan? Pang pitong buwan sa Hebrew kalendar, sa unang araw sa pang pitong buwan. Tishrei 1 sa Ethiopian kalendar ay September 11. Yan ang New Year. Hindi itong January 1. New Year ng satanic yan, ng mga demons. Leviticon, ito tayo sa Tagalog. Basa. Leviticon chapter 23, verse 24 to 25. Sabihin mo sa mga Israelita na ang unang araw ng ikapitong buwan ay araw ng pamamahinga. Araw ng inyong banal na pagtitipon. Ipapaalam ito sa pamamagitan ng tunog ng mga trompeta. Sa araw na iyon, huwag kayong magtatrabaho. Kayo'y magdadala kay Yahawa ng pagkain handog. May handog. September 11, ano dadalhin niyo? Pagtipon natin. Pagkadala ng pagkain handog. Makalimutan o hindi? Hindi makalimutan. Nakalimutan ko. Malayo pa, pagandaan na natin yun, ha? Ngayon, pangalawang New Year. Fortress. Sibat 15 sa Hebrew kalendar. Sa pangalan naman ng ano, ay February 6. Pistan ang New Year ng mga puno. Adresa tayo sa Tagalog. Basa. Ang bagong taon para sa mga puno. Ang Tuwag Sibat, ang bagong taon para sa mga puno, ay madalas na tinatawag na Jewish Earth Day. Ang holiday ay pinagtibay ng mga environmentalists. Ang nagsimula
bilang isang araw upang markahan ang edad ng mga punong namumunga para sa mga layunin ng ikapo ay naging isang araw na nakatuon sa paggalang sa mga puno. Ma, anong buwan yan? Anong buwan? February 6. Hindi February, ito ha? 14? Ang February 14, ano yon? Sa pag-anong February 6? Ah, yan. New Year ng mga puno yan. Ah. Di ba ito tapos, no? Tapos na yan? Halimbasa. Nang ikapo ay naging isang araw na nakatuon sa paggalang sa mga puno. Bilang mga Hudyo, ang ating tradisyon ay nagtuturo sa atin na pangalagaan ang lupa. Sa klasikong environmental call to arm, Earth in the Balance, pagkatapos ay itinuro ni Senator Al Gore na habang binibigyan ng Genesis ang sangkatauhan ng dominion sa planeta, responsable din tayo para sa mabuting tagapangasiwa ng Earth. Kasi kung walang puno, yun ang nangyari sa sanhi ng mga baha. Hindi mo nakaraan ang tinding baha ng sa probinsya. Ang tinding baha nila doon, nakikita ko sa ano. Kasi pag nangaubos na ang puno, dapat pangalagaan. Kasi may binigyan nga silang New Year, ang puno eh. Hindi yan New Year ng tao, ha? New Year ng puno yan. O yan. O puno. Ganda ng tapo. Hindi na mag-beer. Kailan ang oras na pinati mo ang isang puno ng maligayang bagong taon? Ang ikapipit araw ng Hebreong buwan ng Shibat ay isang magandang pagkakataon. Ito ay kilala bilang to Shibat ay isang magandang pagkakataon. Ito ay kilala bilang tos Tobi Shabbat, ang bagong taon para sa mga puno. Ngayon, sa February 6, lalapit tayo sa puno. Nang kahoy-kahoy dyan, lalapit. Patiin natin sila. Happy New Year, puno. Kasama mga lamat. Happy New Year, puno. Mga lamat, pati. Di ba, patiin na muna. Kasama mga lamat. Tapos, yayaan mo lang. Oo, yan. Mga lamat. Shibat. Tip-tip! Monday yan! February 6, 2023! Tingnan mo sa ba? Tingnan mo ha! February 6, 2023! Itong year na ito! Monday yan! Shibat 15! Word permitted! The 15th of Shibat on the Jewish calendar is the day that marks the beginning of the new years of the trees! Yan! Deuteronomy chapter 20 verse 19. Kapag kinupok mo ang isang lungsod, huwag mong putulin ang mga puno doon kahit na matagal mo nang kinupok ang lugar na iyon. Ang mga puno ay hindi mo kaaway, ngunit maaari ka pa rin nilang bigyan ng pagkain. Kaya huwag putulin ang mga ito. Deuteronomy yan, ha? Pero iba, pinuputol agad. Ginawang truso, binibinta. O di wala, baha. Ilan dito mga puno ng kuha dito sa Mutarban? Iba mga bundok. Hindi kaya pagalaw yun eh. Kasi nakakatulong yan eh. Mag-irisato ang malaman. O yan. Nakatulong sa mga tao. Pangatlo tayo, New Year's of Animal. Hindi yung taong animal, ha? Taong yung hayop to. August 17, ha? August 17, Elon Wang. August 17, ang New Year ng mga animal. Diretso tayo sa Tagalog. Basa. Bagong taon para sa mga hayop. Iminumungkahi ni Richard H. Schwartz,
President Emeritus ng Chiles Vegetarians ng North America, JewishVegetarian.com, na i-reclaim ang bagong taon para sa mga hayop na may katulad na pro-earth na focus. Tingnan ang kaugnay na kwento sa pahina 36. Ang pag-renew ng holiday na ito bilang isang Rosh Hashanah, labihimot, isang bagong taon para sa mga hayop, ay isang idea na ang oras ay dumating na. Ang isinulat ni Words, ang pagmamasid sa holiday ay magpapataas ng kamalayan sa makapangyarihang mga turo ng Budismo tungkol sa pakikiramay sa mga hayop. Anong buwan yon? August 17. Pag August 17, lapitan mo manok. Happy New Year, manok. Lapitan mo karabaw. Kabayo, Happy New Year, karabaw. Aso mo. O busa. Happy New Year, busa. Kasi New Year nila yun eh. Busa. Paghandaan mo ng busa mo. Ay, wow. Ipaghandang mo. Ay, oo. Ipaghandang may basa. Bagong taon para sa mga hayop. May apat na pagdiriwang ng bagong taon na inaitala sa Mesna. Marahil ay narinig mo na ang tog sa tatlo. Ang bagong taon ng mga puno at ang Rosh Hashanah, ang bagong taon ng mga Hudyo. Ngunit alam mo ba na ang Budaismo ay may bagong taon para sa mga hayop? Ito ay tinatawag na Rosh Hashanah na Bihimot. At ito ay nasa Ilon 1. Sa 2023, magsisimula ang Rosh Hashanah na Bihimot sa gabi ng Huwebes, Agosto 17, hanggang sa araw ng Biyernes, Agosto 18. Tandaan natin yung buwan, ha? Lapitan natin ating mga ano na doon sa inyo. Pusa, aso, o ano, sa probinsya, Halabaw. Usapin nyo, Happy New Year sa inyo. Magkahayop. Pero huwag lapitan nyo yung mga salbahe na taong hayop na Happy New Year. Dahil hindi sa tao to, sa hayop talaga ito. Basa. Ang ilon ay bagong taon ng Judaismo para sa mga hayop. Narito ang itinuturo ng tradisyon tungkol sa ating relasyon sa kanila. Ayan. Kailangan alun natin sila eh. Ayan, nangalaw dito. Psalms 145 verse 9 to 10. Siya ay mabuti kahit kanino ay hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay mamamalagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Yahawah, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't masasalamatan. Hindi lang tao ang binigyan ng pagliti ni Yahawah, pati mga hayop na nilikha niya. Binigyan sila ng New Year nila eh. Pati mga puno, New Year, sa hayop, New Year. Sa tao naman, dalawa sa atin. September 11 at saka March 23. Mamaya. Ayan, basa. Proverbs chapter 12, verse 10. Kahit sa kanyang mga hayop na matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Yung hayop ang pasaway, papalungin talaga, pasaway. Mabagsik talaga sa mga matuloy na hayop. Yan, di ba, pinapalo natin yung aso. Pasaway kahap. Yan, mabagsik pinapalo. Okay. Pang-apat, New Year's of King, Nisan or Abiguan, March 23. Yan. Pencetes, Tagalog. Basa.
ika-apat bagong taon ng mga hari. Ang ika-apat at hindi gaanong ipinagdiriwang na bagong taon ay talaga ang unang buwan ng kalendaryong Hudyo. Bago ang Eksodo mula sa Ehipto, ang mga Israelita ay sinabihan, ang buwang ito, ang buwan ng Nisan, ay magiging una sa mga buwan. So ito yung mga ano, Messianic, akala nila ito lang ang New Year. Yan, New Year, Abi, Nisan man eh. Nila alam ang September, Rotisserie 1, New Year din. At hindi pa nila alam, ay New Year din ang hayop at saka mga puno. Nangyari kasi kulang kayo sa research. Talagang todo-todo mag-research tayo kasi irinan niya tayo, Hebrew Israel. Alamin natin ang kultura talaga natin, lahi natin, para hindi tayo magmukhang ignorante. Ah, basa. Exodus chapter 12, verse 2. Ang Paskwa na pinagdiriwang ang pagbubo ng mga Hudyo bilang isang bansa sa pamamagitan ng kanilang pagkubos mula sa pagkaalipin sa Ehipto ay minarkahan sa ika-15 ng Nisan. Ito ang buwan na humantong sa pagsilang ng bansang Hudyo. Kaya ang Nisan ay ang bagong taon para sa layunin ng pagbibilang ng paghahari ng mga hari ng Israel. After sa New Year, sa Abib 1 o Nisan 1, after 14 days, yun ang Paskwa. Yun ang Paskwa natin. Ang September 11, walang Paskwa doon. Kahit ka pa nga, walang Paskwa. Talagang, ano yun, Feast of the Trumpet lang yun. At saka, yung karawan naman ni Yahusha, hindi naman celebrate. Kasi paganisin yung, pagano yung mag-celebrate ng karawan eh. Ang ating i-celebrate doon, yung Feast of the Trumpet at kaarawan ng mundo. Pero hindi kaarawan ng tao, walang celebration kay Hawas at hindi rin yung Paskwa eh. Ang Paskwa, itong April 4, mamaya. Kasi ang April, ang March 23, yan talaga New Year. Rito kayo Tagalog. Basa. Ang una ng Nisan ay ang bagong taon din para sa paghahari ng mga haring Hudyo, alinsunod sa pambansang diin ng panahon. Ang pag-upa ng mga bahay at ang pagbibilang na kasangkot sa pagbabawal laban sa pagkaantala sa pagtupad ng mga panatako. Kapag ang isang tao ay nanumpa na mag-alay ng isang bagay sa sanctuary, dapat niyang tuparin ang panata bago lumipas ang tatlong patistahan. Simula sa Paskwa, ang One Nisan din ang takdang petsa para sa paggamit ng kalahating siglo na kontribusyon na inilarawan sa Shabbat Shikalim upang bumili ng mga kumunal na sakripisyo para sa templo. This man shall be into you, the beginning of man. Yung pinakaunang buwan sa Hebrew calendar. It shall be the first man of the year for you, Abib, New Year. Abib kasi ang unang new ito. Ako ay Nisan. Abib, Nisan, isa lang yun. Abib, New Year. Yan ang New Year sa unang buwan. Sige, basa. Exodus chapter 12, verse 1-2. Ang pista ng Paskwa. Sinabi ni Yahawa kina Moises at Aaron sa Ehipto, mula ngayon, ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Paskwa, tuloy. Deuteronomy chapter 16, verse 1-2. Pinaalala ang pista ng Paskwa. Ipagdiwang ninyo ang unang buwan at ganap
lumapit ang Paswa para kay Yahawa na inyong alayaw. Sapagkat unang buwan nang ilabas niya kayo sa Ehipto, mag-aalay kayo ng tupa o baka bilang handog na pampaswa sa lugar na pipiliin niya. Ang unang buwan ay para sa iyo, para sa mga buwan ng taon. Ang buwan ng Nisan ay pinagbalak. Pag-alis nila sa okasyon, binati ng mga lalaki at babae ang isa't isa ng Shana Tova, maligayang bagong taon. Ay, Shana Tova. Oh, ano yung modern yun? Oh, yan ha. Ang ngayon, 1823, nasaan ang ano ito? Ang ito, March 23. Ano yan kung basa? Sabbath year begins. Happy buwan. March. March 20. Ito din sunset. 22. So, 23 talaga ang ano niya, oh. Your year, ma. Ito kayo sa ano. Pass over. April 23, ang April 2023, Abid 14, Passover, Paswa. So, ang New Year ay March 23, 14 days kasi, 14 days ang Paswa. So, ito yon ang Paswa sa April 5. April 5. April 5, ha? Ito naman ang unleavened bread. So, 6. Ito naman ang unleavened bread. Ito. Yung pulpito. So, ito. March. Ito, 22. 23. So, ang March 2023, ito yung New Year. Pipilangin yan mula sa 2023, 14 days, yun ang Paswa. So, April 5. Ang paglubog ng araw ng April 4, ano na yan? Ano na yan? Paswa na yan. Sa 20, kasi 2023 pa sa ano eh? 23 pa, 22 pa sa ano? April 4 pa sa kalendaryo ng ano, kasi alas 12 pa na mag-change ng ano eh. Eh dito, paglubog sa araw, change na agad yan, recording na. So this way na, ang Pasko natin ay April 5. Ang New Year ay March 23. New Year. Pero ang Year of the Year ay September 11. Ang sa kahoy, sa puno, February 6, ang sa mga animal, mga hayop, ay August 17. Yan ang New Year. So, Yahawah, Yahawah Shai, the real name of the Father, Yahawah, and He with His exist, the way. The real name of the Son is Yahawah Shai, Yahawah Shai. Ngayon, sabi rito, ang tupa nakikinig, naniwala at sumunod. Subalit ang kambing nakinig. Hindi naniwala at hindi sumunod. Ang kambing nakinig din. Pero hindi naniwala, hindi sumunod. Pero ang tupa nakinig, sumunod. So, ang palatandaan ng tupa at saka sa kambing, ang kambing nakinig, hindi sumunod. Ang tupa nakinig, sumunod. Talata tayo. Oh. Mga basa. John chapter 10, verse 26 to 30. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ngayon.
man. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. So isa lang, yung si ama, si Aba, si Hawa, nagkatao-tao, siya ay isa lang siya. Pero ang tupa never lost her vision. Wala makaagaw ni naman. So, pag once you are sheep, you are still sheep forever. Hindi yung sheep ka ngayon, balang araw hindi ka naligtas. Tupa yan. Ano ba ang karakteristik ng tupa? Ang tupa nakikinig sa akin, ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, kilala rin eh, ni Abayawa, at sumunod sila sa akin. Yan ang tupa. Ngayon ang camping, ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang ng aking mga tupa. Yung ayaw maniwala, gusto nila, January 1 lang talaga ang New Year. Gusto nila kay Janos na dalawang ulo, na halimaw, wala kayo, kambing kayo. Pero, ang naniwala na ang totoong New Year, apat, may New Year sa hayop, sa puno, at Feed of New Year sa September 11, Tishri 1, at New Year din sa mga hari sa March 23. Ang nakinig, sumunod, tupa. Ang ayaw, kumutra, kambing. So ngayon, tingnan nyo sarili nyo. Tupa ba kayo, kambing? Sabihin nyo na, hindi, gusto ko January 1 talaga New Year. Kambing, gusto mo yung magsamba ka sa halimaw na dalawang ulo. Dito ang gusto magsamba sa halimaw na dalawang ulo. Tapos kamay. Yung gusto kay January. Aray. Aray. So yan. Awit na tayo. Christmas. Awit na tayo. Ito tayo. You're my everything. One more time.
Abaya Hawa, sa lahat ng kinokondem kami
dahil sa aming pagkakilala sa iyo, patuloy mo silang ingatan at pagpalain. Sa oras na ito, hanggang sa muli mong pagbabalik sa mga magitan ni King Patriarch Yahweh Jireh. Yaman. Ayos mo ang kalawag.